yung image na ito ay 100% na generate ng AI gamit lang yung prompt na to. At yung nakikita yung line of codes na ito, AI lang din yung gumagawa niyan. Sobrang hype ngayon ng AI. At kung gusto niyo mag-invest at pasukin yung AI wars na to, subukan niyo aralin yung mga companies na to. So number one sa listahan natin, syempre itong Microsoft. Kasi nag-invest yung Microsoft ng $10 billion sa OpenAI, which is ang creator ng ChatGPT na chatbot. So yung ChatGPT yung isa sa mga successful at hype na chatbot ngayon. At balak ni Microsoft na i-transition yung mga capabilities ng ChatGPT sa sarili niyang search engine na Bing. So pangalawa, yung NVIDIA. Dahil yung AI ay nangangailangan na malakas sa processing power, at alam naman natin na ang isa sa pinakamalaking provider ng mga processing power, mga GPU na yan, is NVIDIA. Kung magkocontinue yung growth ng AI, yung 3 billion sales ni NVIDIA is kayang lumipad hanggang 11 billion in just a matter of year. So pangatlo, syempre hindi magpapahuli yung Google, ang number one na search engine natin. Kasi isang possibility is ma-dethrone siya ng ChatGPT sa pagiging number one. Dahil imagine, a matter of 2 months, 100 million agad yung users na nag-gather ni ChatGPT. So gumawa syempre ng competition si Google. Pero unfortunately, sa debut ng chatbot ni Google na Bard, nagkaroon agad ng aberya. Kasi naglabas ng factual error yung chatbot at nag-cause ito ng malaki sa Google sa ongoing na AI wars na to. At syempre, hindi nagpapatalo at hindi nagpapahuli mga Chinese companies. So, ang Google ni China, which is Baidu, nagkikreate na rin siya ng bot na ang tawag nila is Ernie Bot, na as early as March 2023 daw ay possible ng magamit. At marami pang ibang mga companies na gumagawa at nagde-develop ng mga AI nila like Alibaba, SoundHound, AI. Pero sisiguraduhin nyo na bago kayo mag-invest sa kanila, aralin nyo munang mabuti. Pero grabe na talaga yung technology ngayon. Hindi ko maisip kung paano